Ikadalawampu ng Nobyembre, Miyerkules, ng 33 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na si Jesus sa Jerusalem at akala ng mga taong kasama niya ay agad na ipakikita ang kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Sabi niya, "May isang maharlikang tao na pumunta sa malayong lupain para mahirang na hari at saka siya babalik. Tinawag niya ang 10 niyang katulong at binigyan sila ng tig-iisang baryang ginto at sinabi sa kanila, 'Ipagnegosyo niyo ito hanggang sa aking pagbalik.' Gayunpamay, bumalik siya pagkahirang bilang hari. Ipinatawag niya ang mga katulong na binigyan niya ng baryang ginto para malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Humarap ang una at sinabi, 'Panginoon, tumubo ng 10 pa ang barya mong ginto.' Sumagot siya, 'Magaling, mabuting utusan. Dahil naging matapat ka sa maliit na bagay, mapamamahala kita sa 10 lunsod.' Dumating ang isa pa at sinabi, 'Panginoon, narito ang iyong baryang ginto. Binalot ko ito sa isang panyo at itinago. Natatakot ako sa iyo dahil mapaghanap kang tao. Kinukuha mo ang hindi mo idineposito at inaani ang hindi mo inihasik.' Sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Masamang utusan. Sa sarili mong mga salita kita hahatulan. Alam mo palang mapaghanap ako na kinukuha ko ang hindi ko idineposito at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo idineposito sa bangko ang aking baryang ginto? At makukubra ko sana iyon pati na ang interes pagbabalik ko.' At sinabi niya sa mga naroon, 'Kunin sa kanya ang baryang ginto at ibigay sa may 10. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan ang meron, pero aalisan ang wala. Kahit na ang meron siya ay kukunin sa kanya. Ngunit dalhin niyo rito ang aking mga kaaway na ayaw akong maghari sa kanila at patayin sa harap ko.' Pagkasabi nito, umuna si Jesus sa kanila pa Jerusalem." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bibigyan ang meron, pero aalisan ang wala. Kahit na ang meron siya ay kukunin sa kanya. Pakikibahagi ang kailangan sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Makikita ang tubo dito sa dalawang paraan. Ang paglago ng personal na katangian inilaan para sa kaharian. At ang epekto nito sa mundo gaano man kalaki o kaliit. Mga ganap at buo ang pagkatao ang resulta na garantisado makikilahok palalo sa mga mataas na antas ng pakikiisa sa misyon ni Jesus. Ganun naman talaga ang handog ng Diyos kapag mas ginagamit at ibinabahagi, mas dumarami. Lumalago pa nga ang mga ito sa sukat na kung paano ito inihahandog sa kapwa. Tulad naman ng utosang itinago lang ang gintong barya ang mga taong tumatangging makibahagi sa anumang dahilan. Takot, kawala ng tiwala sa sarili, pagdaramot, pagkamakasarili, at iba pa. Tumatanggi din siya sa paglago ng sarili at ng kapwa. Hindi dadaloy ang buhay sa pamamagitan niya. Napuputo lang dapat sana ay malinaw at matatag na koneksyon sa iba. Nasasayang ang handog ng Diyos na inialay sana sa kapwa. Pagsasagawa, paano mo maibabahagi pa ang iyong sarili kay Jesus at sa iyong kapwa? Thank you.
Thank you.